Hindi lahat ng sapatos, guys, is may resale value. Hindi lahat. Eh, alam mo, ito, basically, itong Air Max. Oh! What's up, Potatoes? What's up sa inyo, mga patatas? Okay, andito na naman tayo sa panibagong video. Pero bago ang lahat, guys, gusto muna yung shoutout. Gusto muna yung shoutout yung aking barber na pumunta pa rito para gupitan ako. So yan, kung makikita nyo, fresh cut tayo ngayon, fresh cut. Kasi hindi ko na matiis yung buhok kong fuzzy. If ever gusto nyo magpagupit, guys, kontakin nyo lang siya. Link ko yung Facebook niya below. So yun, add nyo siya, guys. Very affordable para sa ganitong haircut. Very particular siya sa fade, guys. Tsaka ako rin. Very particular ako sa fade. So if ever ganun man din kayo, magkakasundo kayo. So yun, shoutout sa yung mga guy. Kontakin nyo siya if gusto nyo magpagupit. Okay, so simulan natin ang video. Quick backstory lang, guys. Isa akong reseller for 5 years. So, lahat ng sinasabi ko dito is very important. I know this. Hindi ko siya inaral. Lahat to experience, guys. So, pwede kayo maniwala sa akin. Ang pag-uusapan natin ngayon is what beginner resellers are doing wrong. So, maraming reseller ngayon, guys, focus lang sila sa pagbenta. Focus lang sila sa pag-making money. Pero, may mga things na may ginagawa silang mali. Ito yung opinion ko, guys, ha, para sa akin lang. Kasi ito yung napagdaanan ko. And ayoko nang mapagdaanan nyo to. Kasi very naka-slow down to ng pag-ikot ng pera natin. So, yun. Turo ko sa inyo, guys, ngayong araw. What beginner resellers are doing wrong, number one is focusing on hype sneakers, guys. Hindi maling mag-focus ka sa mga hype releases, sa mga sneaker releases. Hindi mali yun. Ang mali doon, guys, is doon ka lang nakafocus. So, bakit mali? Kasi maraming pwedeng pagkakitaan maliban sa mga hype sneaker releases. Pwede kang bumili ng mga buy one, take one sa mga outlet stores, used pairs, pwede kang bumili ng mga pair sa Ukay, pwede kang maghanap ng mga steal sa Facebook. So, yun yung mga iba-ibang way ng paghahanap ng ano, ng pwedeng pagkakitaan. So, pag nag-focus ka kasi sa mga hype sneaker releases, katulad ng mga Travis Scott ones, yung mga Nigel Sylvester, yung Spider-Man na Chicago colorway, Ben and Jerry, kapag dito ko lang nag-focus, guys, is sobrang hirap makakuha ng retail pair. Kasi bakit? Sobrang daming tao, guys. Sobrang daming tao na may connection. Sobrang daming tao na may mga iba-ibang way. Kapag beginner reseller ka pa lang, sobrang talo ka dito, guys. Wala kang binatbat, kumbaga. Hindi ko kayo minamalit kasi ito yung reality. Ito yung mga tao na may mga connection. Sobrang tagal na nila nag-resell. Marami na silang kilala. So, kumbaga ikaw nagsisimula ka pa lang, kailangan mo mag-grind, 'di ba? Huwag ka muna mag-focus dito. Gusto mo agad yung mga big steps, 'di ba? Mag-focus ka muna sa mga barya. Mag-focus ka muna sa mga maliliit na bagay kasi kapag natutunan mong mahalin yung mga maliliit na bagay, malalaman mo yung totoong value ng pera, 'di ba? So, 'yun. Haba nun, guys, pero sobrang layo na ata, pero 'yun yung meaning nun, guys. Huwag kayong mag-focus sa mga hype sneaker releases lang. Mag-focus kayo sa mga small value muna. Tapos, kapag naka-build yun na yung way up, doon na kayo mag-focus sa, doon na kayo kumuha ng mga hype sneakers, di ba? Number one mistake yun, pag-focus sa mga hype sneakers only. So, number two, guys, buying brand new pairs lang. So, yung mga, syempre yung iba ayaw nila bumili ng mga second hand kasi syempre ayaw nila ng gamit. Tapos na sila maglinis for some reason. Ayaw nila ng mga suot na. Kasi siguro ma-arte sila or hindi ko alam. Pag bumibili kayo ng mga second hand pairs, sobrang dali ibenta, guys. Kasi number one, mura. Number two, pwede mong gamitin. Pwede mong magamit. Halimbawa, if hindi mo mabenta, pwede mo siya gamitin. Yung brand new, hindi mo pwede gamitin, di ba? Kasi syempre, pang benta mo yan. Pag gamit mo, magde-degrade agad yung value, di ba? Huwag kayo mag-focus lang sa mga brand new pairs. Kasi number one, parang ito yung concept niyan eh. Parang bumibili ka ng kotse, di ba? Pag bumili ka ng kotse, halimbawa sa Toyota, bumili ka ng Fortuner 1.8. Pwede mo yun mabenta, siguro mga 1.2, 1.3 m agad, 'di ba? 1 month mo pa lang ginamit. Pag binenta mo 1.3 na lang agad. Tingnan mo yung sobrang laki ng lugi mo doon. 500k, 600k agad, 'di ba? Pero kapag bumili ka ng Fortuner na second hand, sabihin nating mga 1 million. Bumili ka 1 million na second hand. Ano ba? Ayaw mo na, mabibenta mo siya 800k, 'di ba? Lugi mo 200 lang. So yun, guys, same concept lang sa sapatos. Kapag bumibili kayo ng brand new shoes, number one, hindi mo magagamit. Number two is mahal. So yung mga, syempre, Pilipino tayo, yung mga binibili talaga natin, yung mga mura, guys, 'di ba? So yun, mag-focus kayo, guys, sa ano, mag-focus kayo sa mga second hand pairs. And hindi ko ma-explain kung gaano ka importante yung pagbili ng second hand, guys, kasi dito ako nagsimula. Nagsimula ako sa Ukay, nagsimula ako sa mga second hand pairs. Lahat 'yan bago ako kumukuha ng mga brand new pairs, kasi yun nga, guys, sinasabi ko sa inyo, mag-start muna kayo sa maliit. May mga reseller, may mga upcoming reseller na gusto agad nila big box, gusto agad nila
mabilis ang pera. Hindi ganun yung reselling, guys. Hindi ganun yun. If iniisip nyong madali yung reselling, madali lang talaga siya, guys. Madali lang. Pero dapat alam mo yung kalakaran, kumbaga. Number 2 mistake is bumibili lang ng mga brand new sneakers. Number 3 mistake, guys. Selling only in one platform. Meaning nito is nagbebenta lang kayo sa Facebook at tinatamad kayo magbenta sa Instagram kasi walang buyers doon. Mali yun. Kasi ang sneaker reselling is making a name for yourself, di ba? Making a name for yourself. Kapag nakafocus ka lang sa Facebook ka lang makakahanap, Facebook ka lang kilala. Pero kapag gumawa ka ng account sa Instagram, pag nagpost ka sa Instagram, gumawa ka ng account sa Carousel, gumawa ka ng account sa iba-ibang selling platform, di ba? Makikilala nila. So ito, guys, ito yung di naman masama magbenta sa Facebook kasi siguro 90% of the time is sa Facebook ako nakakabenta. Pero guys, kapag nagbenta kasi kayo sa Instagram, syempre dagdag customer, dagdag sales, dagdag exposure din to, diba? So yun, huwag kayong mag-focus lang sa isang platform kasi sobrang daming selling platform na pwede nating pagbentahan. So ano yun, guys, sipag lang, wala naman kayo ginagawa siguro ngayon. Hindi naman time consuming yung pagbenta sa Facebook, hindi naman time consuming pagbenta sa Instagram, hindi naman time consuming pagbenta sa Carousel. So yun, guys, isipin mo yung mga pwedeng possible mangyari na makapag-build ka ng name mo. Halimbawa, tayong dalawa, sabi ko gagawa ng Instagram account ngayon para siguro in 2 years medyo kilala na, 'di ba? Pero ikaw, sabi mo, hindi. Focus ako sa Facebook, natamad ako eh. Ako gumawa ng Instagram, wala namang customer diyan eh. Pero fast forward into 2 years, look how much I've grown, 'di ba? Look how much yung mga nabenta ko sa Instagram, yung mga ganun. So yun, guys, wag niyo i-turn down yung mga opportunity na ito kasi every opportunity counts, 'di ba? So alam mo yun, wag mong maliitan yung bawat oportunidad sa buhay. Umaalis na naman ako sa topic, pero yun guys. Very importante 'yun. Number 4, stocking on flop sneakers. Wrong investments, wrong colorways, wrong shoe. Ito yung mga ganun, guys. So hindi kasi hindi lahat ng sapatos, guys, is may resale value. Hindi lahat. Maniwala kayo sa akin, guys. Lalo na kapag halimbawa, ito basically itong Air Max na to. Same example. Na-rose kawawa na tong sapatos na to, guys, kasi na-rose ko siya palagi. Kasi mahal ng bili ko dito. Siguro na-hype lang ako sa color. Yan, pero ang ganda kasi. Pero yun nga, guys. Stocking on flop sneakers. Halimbawa, ito, bumili ka nito for ano? Halimbawa, yung mga bagong resellers, sabi nila, uy, may bagong release, Air Max 270. Kuha tayo retail, ganyan. Pero guys, yun, mali yun. Bakit? Hindi naman to hype, 'di ba? Ano to? Bakit kayo kukuha ng 10 pairs, 15 pairs ng retail for ganito? Ito yung mga colorway, guys, na makikita mo sa mga outlet store, yung mga 50% off, buy one take one, ganyan. So yun, huwag kayong mag-invest sa mga kung ano-ano ng sapatos. Hindi porke nakakakuha kayo ng retail is doon na mag-invest. Isipin mo palagi, maging smart ka sa pagbili, maging smart ka sa pag-invest. Huwag kang bili ng bili, guys, kasi yun yung ikakalugi mo. Sinasabi ko sa inyo yan, totoo yan, mga patatas. Kasi promise, guys, dati ako, pag halimbawa nakakita ko ng Air Max 1 na mura, halimbawa 2K ko na ano, bibili ko siya 2K, wala akong pake, mura lang yan eh, di ba? Pero ang mali dun, guys, yun yung ikakalugi nyo, kakabili nyo ng mura, di ba? So yun, mali ko rin yun dati, and syempre ito mali ko rin. Pero yun, guys, hindi masama magkamali, kasi every mistake counts, every mistake makes a person grow, kasi syempre nagkamali ka na, dapat matuto ka dun, di ba? And hindi masama magkamali, guys, hindi ko rin in-encourage na magkamali kayo palagi, hindi ko in-encourage yun, don't get me wrong. Ang masama lang sa pagkakamali is kapag syempre nagkamali ka na, inulit mo pa ulit, di ba? Yun yung mali dun. Pero huwag kayong matakot magkamali, guys, kasi part yan ng buhay. Ang failure is part ng buhay. Embrace nyo yan. Halimbawa, no, natalo kayo sa isang deal, next time magano ka, di ba? Bawi ka next time. Kaya nga may sinasabing bawi, di ba? Yun yung mali, guys. Number 4, mali. Wrong investment sa mga sneakers. Number 5, sneaker reseller mistake. Ito, very importante ito, guys. Very importante ito. Bakit ang pull ako? Number 5, waiting online steals on Facebook. Mga murang sapatos, hinihintay nyo mag-post yung mga tao na nangangailan ng pera. Mali yun, guys, mali yun. Number 1 key sa reselling is, ikaw dapat nag-hustle. Ikaw dapat yung humahabol sa customer. Ikaw dapat yung nag-initiate ng mga connection. Ikaw yung nag-initiate ng deals. Kasi kapag hinihintay mo yung mga taong nangangailangan ng pera para ibenta yung sapatos nila, walang mangyayari sa inyo, guys, kasi sobrang daming nag-aabang dyan. Yung ibang tao may ginagawang ibang method, tas ikaw, yun lang yung
yung way mo para kumita ng pera, ang dapat mong gawin, mag-post ka sa Facebook, sambawa, looking for budget meals, shoot, looking for steel prices only, size ganito, ganyan. Marami mag-comment dyan, guys, sinasabi ko sa inyo, yung hintayin yung pera na lumapit sa inyo, kasi kapag hinintayin nyo yan, guys, walang mangyayari. Mahirap kumita ng pera kapag ganun. So, ang pwede mo ngang gawin is, syempre, kumilos ka, maghanap ka ng steals, make connections, make deals, talk to people, make a name for yourself, pakilala mo sa tao na bumibili ka ng bulk pairs, bumibili ka ng collection, buyouts, yung mga ganun, di ba, post ka palagi. Mag-ingay ka, kumbaga. Ito yung mga sneaker resellers na naging pagkakamali ko. Yun nga, guys, 5 years na ako nag-resell, lahat ng to na pagdaanan ko na, lahat ng pagkakamali na daanan ko na rin. And yun nga, sabi ko sa inyo, hindi masamang magkamali kasi nga, dun tayo natututo, di ba? So yun, guys, sana wag nyo tularan yung mga pagkakamali na to. Kasi if ever, sana na alam ko to dati, hindi ko na ginawa, 'di ba? Pero still, okay pa rin na nalaman ko 'yung pagkakamali para at least na share ko sa inyo, 'di ba? So, yun guys, sana may natutunan kayo, and I wanna know, kung comment nyo below kung ano 'yung itsura, kung ano 'yung process, ano 'yung standing nyo ng reselling ngayon, nakakatulong ba ako? What do you wanna know? Things about ganyan. So, yun guys, salamat, and I love making videos of this, guys, kasi syempre nagtutulungan tayong mga patatas lalo na ngayon, wala tayong ginagawa. So, yun guys, salamat, and thank you sa panonood. Sana na-enjoy niyo 'yung video. Sana may natutunan kayo. Peace!